Alright guys, sa mapagpalang araw sa inyong lahat, meron tayong reaction video dito kay Carob Trip. Batang nagugutom, tutulungan mo ba? Ayan ang katanungan. Meron na social experiment ang UNTV at paano maging ayan na isang Pilipino, maging isang tunay na Pilipino. Ayan, paano tutulungan ang isang batang nagugutom? At na mahahabag ba kayo sa mahabag ka ba o magbibigay ng tulong sa batang nagugutom? Ano ang sinasabi sa banal na kasulatan hinggil sa kalingap sa kapwa, lalo na sa mga batang kapos palad? At panoorin po natin itong magandang social experiment ng UNTV. At courtesy by UNTV and ito kay Rob Trip reaction video. At panoorin natin ang buong detalye and intro muna tayo. Alright, let's watch guys. No other further ado. Isang social experiment yan. Anong gagawin natin pag may batang nagugutom? Parang si Jesus Christ, di ba? Pinainom ng tubig. Wala pong pera. Siyempre parang kawawan din po. Walang makain. Siyempre galing na rin po ako sa mahirap. Naranasan ko na rin po. Good job, good job. Kaya para sa akin, labas po sa mga. Sana wala pong kayong magsauna at matulong sa mahirap, lalo na kapwa natin. Kasi po, lahat ng nalilimos po dito, nanghihingi. Lagi ko pong binibigyan kasi nagkakawa po, di man diba? Lalo na sa wala silang pamilya, yung pag-alagala lang po sila, walang nag-aalaga. Di bali na pumalugi, at least nakakatulong din naman, di ba? Di ba, okay lang. Ayan, binigyan ulit siya ng pagkain. Kanina po, nagulat lang po doon sa bata. Tinatanong ko po siya, naka-stay lang po siya dyan. Tinatanong ko siya kung bibili siya. Sabi niya wala siyang pambili. So, nagulat lang ako at pumasok sa loob. Tapos nung may bumili po, so, naawa na po ako kaya binigyan ko po siya ng tinapay. Yung mga bata po, pagka ganun, nakakawa po. Mayroon din po kasi dito ang ibang ganun. Kaya po pagka may, ano po, may humihingi. Hindi naman po siya humihingi, pero naano po kasi nakatitig siya sa akin. Kaya binigyan ko na lang po. Nakakawa po kasi kami po, anytime, pwede po kami kumain ng tinapay kung gugustuhin po namin. Nakakairin po kami ng tatlo o apat na beses sa isang araw sa pagkain. Sa kanila po, hindi po eh. Kaya tinapay na lang po. Thank you.
kami po naawa. May kakayahan naman po kami tumulong. So, bakit hindi kami tutulong po? Wala pong masamang tumulong. Mas maganda pong tumutulong po kaysa kaysa magtamad po. Lalo na pong sobra-sobra naman po yung blessing na binibigay ni Lord sa kanila. Tama yan. Ayan, panoorin po natin yan. At sabayin po natin. At ito ay isang social experiment. 16 million views. Sana pamasahe ito, malikod na po agad. Eh, tinatanong ko po siya kung kanina pa siya naglalakad. Nagtataka ako kasi nilakad niya lang po yung orari hanggang dito. Tapos tinanong ko po siya kung may chinelas siya. Sabi niya meron, tapos bigla po siya tumalikod. Bata po kasi, inisip ko po may mga anak din ako. Paano kung lakad lang po ng lakad tapos walang tutulong, nakakaawa naman po. Kaya kahit po sinong bata lumapit sa bigger ito o matanda, binibigyan ko po pagkain. Pag humingi po pera kahit kunti, binibigyan ko din po. Pag hindi mo po tinulungan, kailangan na hindi pa kumain, parang makukonsensya ka po. Marami po kasing namamalimis talaga yung mga taga-Urali. Pag wala po silang chinilas, binibigyan ko po silang chinilas. Opo, yung pinagliitan po na anak ko. Pag nagustuhan po nila, binibigay ko na po. Kasi ano eh, pagkain po yan eh. Kailangan pakainin pa rin, nagugutom lalo ng pagpapata. Sabi ng Panginoong Hesus, mapapalad ang mga mahabagin sapagkat sila'y kahahabagan. Huwag tayong makakalimot magpakita ng habag sa kapwa, mga kababayan. Nakakita ka ng pulubi, talagang walang makain, bahagi na natin. Baka kumakain ka, kung ako ipagpaparaya ako na doon sa nagugutom yun. Parang pagkakataon sa buhay mo na nakatulong ka doon sa mga mahihirap. Kasi sabi ni Kristo, mapalad yung mahabagin. Sabi ko,
Tama ang sabi ng Panginoong Hesus, mapalad yung mahabagin sapagkat sila'y kahahabagan. Naitawid ko rin yan kay kapatid na Daniel kasi yung pagkahabag sa kapwa, yun ang aming ginagawa ngayon. Meron tayong libreng eskwela, libreng klinika, puro libre, pati libreng pustiso, libreng salamin sa ating mga medical mission. Wala naman yatang iglesyang ganun na pati eskwela, pati bag, libre, pati pagkain, libre. Pagtanong nyo na lang kung di kayo naniniwala. Yan ay mga act of charity and act of mercy. Sabi kasi ni Kristo, mga kapatid, mapalad ang mahabagin. Eh mayroong mga bata gustong mag-aral, wala naman pera magulang, kaya naglagay kami ang dalawang eskwela. Isa sa Caloocan, isa dyan sa Apalit. Isa sa pinakamalaking eskwela ngayon sa Pampanga, yung La Verdad Christian School. Diyan po, walang matrikula. Libre pagkain, libre uniforme, libre ang mga bagay-bagay. Mga computer, mga equipments, yan libre. Yan po ang ebidensya. Natuto kami ng pagiging mahabagin sa kapwa. Kasi aral ni Kristo, pagka mahabagin ka, kakahabagan ka rin. Awa ng Diyos naman, naaawa ang Diyos sa amin. Alright, napakinggan nyo guys. Ayan, mapalad ang mahabagin. Dapat tumulong sa kapwa, sa mga nagugutom at kumatok, sa mga kumakatok sa pinto at painumin niya ng tubig. Katulad ni Jesus Christ, di ba? Na nagugutom siya at pinainom siya. At maraming salamat sa inyong lahat at maraming salamat at God bless sa support and to Rob Trip. At maraming salamat and keep safe sa inyong lahat and peace out.